Hello mga kasiyasat, ngayong araw dito naman sa Castillejo, Zambales ang ating paglalakbay. Ito ang bayan ng dati nating presidente, si President Ramon Magsaysay. Samahan niyo akong siyasatin ang kanyang naging buhay at mansyon dito sa Zambales. Ako po si Jabs at welcome po sa Lakbay Siyasat. Binansagang tagaligtas ng demokrasya dahil sa pagpapasuko niya ng Supremo ng Hukbalahap. Siya si Ramon Monching Del Fierro Magsaysay, ang 7th Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Isinilang sa iba Zambales noong 31 ng Agosto taong 1907. Ang kanyang magulang ay sina Isikel Magsaysay, isang panday, at Perfecta Del Fierro. Nag-aral sa pamantasan ng Pilipinas at kumuha ng kursong Mechanical Engineering. Ngunit dahil sa kakulangan ng pangtustos sa pag-aaral, lumipat siya sa Jose Rizal College, at para matustusan rin niya ang kanyang pag-aaral at pangangailangan ay namasukan siya bilang isang tsuper. Taong 1932 nang nakapagtapos siya ng kursong Bachelor of Science and Commerce. Dahil may alam sa mga sasakyan si Ramon, makakuha agad siya ng trabaho sa Tri-Trans Motors, isang malaking transportation company sa Maynila. Ang kanyang mapapangasawa na si Luz Banson, nagkaroon sila ng 3 anak na si Teresita, Milagros at Ramon Jr. Nang sumiklab ang 2nd digmaang pandaigdig, ay pumasok si Ramon sa 31st Infantry Division ng Army. 4 niyang nalusutan ng mga Hapon sa tiyak na pagkakadakip sa kanya. Naging supply officer si Ramon sa Army hanggang sa naging commander na may hawak na 10,000 kasundaluhan. Inorganisa niya ang pwersang gerilla sa Kanluran, Luzon, na naging dahilan upang palayain ng mga Amerikano at Pilipino sa Zambales noong 26 ng Enero taong 1945. Pagkatapos ng gera ay naging military governor siya ng Zambales. Muling na itatag ang pamahalang sibil sa bansa at ito ang Commonwealth. At dito kumandidato siya sa pagkakongresista. Isinulong niya ang pagsasabatas ng pagtulong para sa mga veteranong kawal, pensyon, edukasyon ng mga kapamilya at iba't iba pang tulong mula sa pamahalaan. Nang mamatay si Manuel Rojas, sumalili ang 2nd Pangulo na si Elpidio Quirino at pinili niya si Ramon Magsaysay bilang kalihim ng tanggulang pambansa. Dito na ipamalas ang kanyang husay sa pamamalakad sa sandatahang militar. Inilatag ni Ramon ang plano sa Pangulo kung paano tutuldukan ang komunista sa bansa gamit ang sarili nitong karanasan sa pakikipaglaban bilang isang gerila noon. Sa umpisa, hindi kumbinsido si Quirino kay Ramon, pero kinalaunan ay binigyan niya rin ito ng basbas. Dito kaagad kumilos si Ramon gamit ang kanyang natutunang counter-insurgency plan sa kakilala niyang CIA agent na si Colonel Edward Lanside. Panay-panay ang pamamahagi ng relief goods ni Ramon sa mga komunidad, kaya nakuha agad nito ang tiwala ng tao, kaya mabilis niyang nabuwag ang grupong Hukbalahap. Taong 1951 nang makarating sa kanya ang balita patungkol sa kanyang allied na si Moises Padilla, nang ito ay pahirapan at patayin ng mga tauhan ng provincial governor ng Negros Occidental na si Rafael Lacson. Agad na nagtungo si Ramon sa Negros, ngunit huli na ang lahat
hindi na niya naisalba ang buhay ng kanyang kaibigan. Buhat-buhat ni Ramon ang walang buhay na katawan ng kanyang kaibigan at dinala sa morgue. At dahil sa lakas na ebidensya na hawak ni Ramon laban sa pumatay sa kanyang kaibigan, ay nabigyan niya ito ng hustisya. Inatulan na hukuman si Governor Rafael Lacson kasama ang kanyang 22 tauhan ng kamatayan sa pamamagitan ng silya elektrika. Taong 1,953 nang pinataob ni Magsaysay ang dating Pangulo na si Elpidio Quirino sa eleksyon sa pagkapangulo. Isa sa mga campaign strategy ni Ramon ay ang kanyang litrato na buhat-buhat ang walang buhay na katawan ni Moises Padilla. Bilang Pangulo, pinagtibay niya ang pagpapalapit ng ugnayang pang-ekonomiya at seguridad sa Estados Unidos. Dahil sa malubhang pagiging hindi pantay-pantay na pamamahagi ng lupain para sa mahihirap na mamamayan, kaya't gumawa siya ng reforma sa lupain. Ngunit ang mga ito ay hindi naging madali at patuloy na hinaharang ng mga konserbatibong miyembro ng Kongreso na may-ari ng lupain na kinakatawan sa kanilang pangsariling interes. Gayunpaman, nagawang makuha ni Magsaysay ang mga lupain para sa mga walang tahanang magsasaka. Nagawa rin niyang pabagsakin ang mga presyo ng bilihin at nagawang hatiin ang malalaking estadong lupain. Naging matagumpay siya sa kanyang mga tungkulin bilang presidente. Ang pamamahala niya ay tinatawag ng iba na pinakamalinis. Ngunit naging mapait ang kanyang pagkamatay dahil iniulat na ang kanyang eroplanong sinasakyan ay bumagsak sa bundok Manunggal sa Cebu. 26 sa 27 sakay nito kasama ang mga crew ay agarang namatay kasama si Magsaysay sa edad lamang na 49. Ang tanging nag-iisang nakaligtas ay isang journalist photographer na si Nestor Mata. Tinatayang 2 milyong katao ang dumalo sa libing ni Magsaysay noong 22 ng Marso taong 1,957. Nagluksa ang buong bayan sa pagkawala ni President Ramon Magsaysay, isang leader na malapit sa masa. Alright, nandito tayo ngayon sa tahanan ni Ramon Magsaysay dito sa Castillejo, Zambales. Makakasiyasat, ang ganda ng bahay. Kulay green. Tingnan natin kung makapasok tayo sa loob. Ito, ayon sa marker, ang tahanan ni Magsaysay sa bahay na pinugol ni Ramon Magsaysay, 7th Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Matagal na po ito, sir, di ba? Dahil ancestral house ito. Oo. Kasi si President, ipinanganak siya noon, August 31, 1907. Oo. So, kung kukumpitin niyo po, sir, dahil hintay ito ng magulang, so nasa mahigit 100 years na. 100 years, okay. So, yung kulay niya, sir, noong binubuhay siya ng government sa Angkor Magsaysay. Oo. Hindi pa, hindi ganito ang kulay. Ah. Pa na lang po ng nationalist kulay. Oo. Pero sabi kanina, di ba sir, nung kiniskis yung dingding is parang ganito, green din. Green, sir. Oo. So sir, pag gusto niyo kong picture lang, ito po yung... Oo, yung, yan yung ano,
historical marker niya. Alright, pasukin natin itong bahay. Museum. Alright, ganda. Dito. Tingnan natin yung kanyang sahig. Kanyang buhay. The life of Magsaysay, no? Lagay rito. Meron dito baril, oh. Baril niya. Smith & Wesson. Ayan. Ginawa na siyang museo. Ang kanyang bahay, makikita niyo yung mga talambuhay ni President Ramon Magsaysay. Meron din siya mga medalya dito. Medalya ng kagalingan, medalya Legion of Merit at yung Bronze Star Medal ng Estados Unidos. Ayan, ang galing. Ganda. Galing. Yung, sir, yung mga kahoy na ito, Nara? Yung iba po. Oo, galing. Kinain na ng anay. I think, parang ano to, bakal? Hindi po. Kahoy din, okay. Ito naman po siya yung lamisa ni President bago siya naging National Defense Secretary. Ginamit po niya ito. Original, sir? Original na kamisa. Oh, okay. Kasulat po dyan. Ayan, ginamit niya yan noong time na siya ay naging National Defense Secretary sa panahon ni President Elpidio Quirino. Okay, National Defense Secretary siya noong panahon ni Elpidio Quirino. Galing. Yung tiles na to, sir, is original. Original po, sir. Pinipin ko. Galing. Ito naman po, sir, yung uniform ni President na ginamit po niya nung National Defense Secretary. Yan ang uniform niya. Nasuot, yan talaga sir, personal. Yan po ang sinuot niya kung makasunod siya sana yung TV kanina doon. Yan, makikita niyo. Okay. 5 mm po ang taas ni President, size 8 yung sapatos. Okay, tangkad ah. 5-11. Dito marami siyang mga pictures, yung mga talambuhay niya. Kung dito naman, kumandidato na siya ng pagkapangulo. Ito nakakatuwa oh. May transistor o radyo. Ayun, may plaka ng musika. At yung aspile o yung parang ano ngayon? Tawag dyan. Yung nung ginamit niya yan nung eleksyon. Ang galing na ito. Ang ganda. Siyempre, kilala rin natin si Ramon Magsaysay sa mga polo. Ayan, mga bulaklaki na polo. O yung mga design. So, ano to? Pilipinyana. Kasi sa pananamit na Pilipinyana, mayroon siyang sombrero na gawa sa dayami, mayroon siyang belt na original. Yan, papansin nyo, yan ang nakikita ninyo, original yan na ginamit niya. Galing ano? Ito sa asawa niya? Ito po yung damit ng asawa niya, si Ma'am Luz Banson, nagbalanga Bataan. Ginamit po ito, nung potiging ni President, mapapanood niyo po doon sa TV. Sa TV, okay. Din tayo sa pinaka first floor niya. Maya, tingnan natin yung ligi. Galing. Para
nila, ating presidente, yan po yung telegram. Kung baga sa atin, yung walang pansil, yung mga sulat, email, yan po. Telegram niya. Napatala ka ng message sa mahalam sa buhay. Oo, galing. Ito naman po, sir, yung opisina ni President na kamisa na replika. Ang original po rito ay nip-nip-tibol at saka po yung shell. Pwede po kayong mag-picture, sir. Picture dyan, tumuto. Ganda, galing. Hindi ako, parang ano talaga. Ang replica lang is yung table and chair. Pero kanyang name, ano doon, nameplate. Table at saka chair, original. Original. Galing. Tapos, akit naman tayo dito, sa taas. Para na, pwede para tayo sa taas. Ganda nung stair niya, oh. Ito po ay original na siya kung nagawa. Ano ito? Nara yung kahoy. Oh. Original po siya, hindi po siya Oo. Yung design niya, sir, is ano, Spanish? Parang Spanish po kasi ganito po yung mga pinakuna, ganitong hagdanan eh. Oo, ang galing. Ganda, kaya tayo. Kaya tayo dito sa second floor sa bahay ng ating presidente. Yan. Presidente ng Pilipinas. Ayan, sinasamahan tayo ni Sir Dabo. Eh, naririnig nyo si Sir Dabo. Siya yung bantay dito, siya yung SG, no, sir? Oo. Basic po si Sinuel. Oo. Yung curator natin is mayroong mga bisita rin. Ganda. Wow. Ito mga... Ito mga original na gamit to dito, sir? Yan po, nakikita niyo po, ay original na gamit niyang lamp. Oo, yung mga lamp para. Pinalitan na, pero yung mga... Galing. Ganda. Nakakamanga yung stereo niyo. Talagang imagine, oh. Ibig sabihin, ang pamilya nila President Magsaysay, mayaman na talaga noon, no? Oo. Hindi ka basta-basta makapagpatayo. Oo, mga ganito, oo. Galing. Hanggang ano? Ito yung mga baston niya. Yan po yung baston ng ating mga presidente. Iligalo po sa kanya. Hindi po siya nagbaston nung during president dahil maaga po siya namatay due to plane crash. Plane crash, oo. Nasa edad po siya ng 49 years old. 49 years old. Yung sahig na to, sir, yung iba rito, reproduction na lang. Yung iba, alternate na. Yung iba po yung sahig po dito ay nagpaltan na rin dahil po sa tagal ay kinain ng patsakaan ay. Oo. Yung mapapansin nyo ngayon, bago siya dahil naalagaan po. Oo. Itong mga lamesa niya, sir? Yan. Mm-hmm. Papansin niyo po kung size ng mga upuan ay pare-parehas. Mm-hmm. Pinipuraan. Galing. Ganda, no? Na-maintain na. Ito po, sir. Yan po yung mga upuan ng araw. Ganyan po pa. Sa kanila rin to, sir. Anong tawag dito, sir? Ang tawag po dyan ay Radyo Puno. Radyo Puno. Galing, ah. Ayan po, meron pong Radyo Puno ang ating mga presidente. Oo. Siya sa radyo. Ayan po. Nagana pa to ngayon, sir? Hindi na po siya. Oh, okay. Pero pwede po natin pagkanahin, papalitan ng pisa. Oo. Yung box niya, yung parin ang dati. Oo, ang galing, oh. Sa mga nakaabot, oh. Ayan, oh, tingnan nyo. Tindi. Eto. Ayan yung tumba-tumba. Oo. Ayan po, yung ginamit po nung ma-asawa niya nung araw. Saka, mayroon po siyang additional na radio na naman. So, oh, mahilig siya sa musika, no, sir? Mahilig po siya sa musika. Mm-hmm. Kaya yung sounds, nagpapatunay na ginamit ang ating mga mm-hmm. Original, ano niya yan, gamit niya talaga original yan, sir? Original na gamit po yan. Galing, ah. Yan po, ang thinking na hindi papasok tayo dito sa master bedroom. Ayun, oh, presko yung master bedroom nila, oh. Hintab pa nung sahig. Talagang inaalagaan. Ang may hawak na netong bahay, sir, is local government. National government. National government. National Historical Commission. Okay, ang galing, ah. Kaya naalagaan, no, sir? Ito ang kanilang master bedroom. Ito ang master bedroom. Mm-hmm. Kanya pong asawa ay mahilig po sa santo. Kaya may makapapansin mm-hmm. po. Kita po kayo. Mm-hmm. Mayroon pong planchang uling. Mm-hmm. Coach ang ating presidente. Nandyan po sa eskaparate. Pwede po
Pwedeng pumasok, sir? Pwede po kayong pumasok. Thank you, sir. Ano mo yung bag niya, oh. Ramon Magsaysay, eh. Ganda, no? Ang hilig ni Sir Magsaysay dati sa polo, no? May bowl pa siya, oh. Ito yung higaan niya, kaso wala na yung pinaka... Sapin? Oo. Nung araw, presko to kasi nakabukas yung... Imagine nyo, nakabukas yung bintanang kapis, tapos natabi ng kalsada, di ba? Presko. Ito, sir, veranda. Ah, ito po yung veranda. Kung gusto nyo kong makita, buksan ko po para makita ninyo. Yun, no? Dalawa po yung veranda sa dito sa kabila. Ah, isa doon. Oo, oh, presko. Ang lamig, oh. Ganda. Ganda niya, oh. Parang pag lumabas ka dito, eh. Nagpatawag ka ng iyong meeting, sisigaw ka na lang, di ba? Nakakabilib, ang ganda ng bahay. Naalagaan. May balik tayo. Siyempre, andito na naman yung mahawagang salamin. Ito, isang buong pamilya niya. Yung pamilya ni Sir Ramon Magsaysay ngayon, saan na nakatira, sir? Yung dalawang anak ko na nabubuhay na sa Manila na po. Manila na. Wala na po dito sa Sambales. Mm-hmm. Si, ano, ang asawa niya? Si Imam Los Banson. Los Banson. Ang tatlo po yung anak ng ating presidente, ang panganay, si Teresita, ang Lagros, at ang kapatid, si Nato. Mm-hmm. Namatay na po yung Teresita ng panganay, dahil may nangyong kapatid. Dito sa ilang kwarto. Dito? Sige po, papasok po kayo. Yun, oh, may kortina pa, oh. Oo, oh, ha? Kayo, ikita niyo po yung... Itong kwarto to, sir. Anong kwarto to? Kwarto ni... Kwarto ng mga bata ng araw. Hmm, galing. Dahil sa kinala ng museo, binago na po. No, antik pa yung ibang gamit, so, oh. Sa kapila, ginawa ko yung CR po. Nasa kapila, ginawa ng stack room. Ah, okay. CR yan dati. Yung CR ng dati. Yan po yung aparador po nila, wala naman. Nakakamanga yung mga chandelier nila, oh. May mga design. Nung unang panahon, pag ganyan, eh, ang hirap gawin yan. Oh, mahal yan, mga ganyan. Galing. Ano tawag dito, kaya? Ano lang yun, parang, ano po, di ba sa mga bahay, may mga tawag yan? Yung mga design. Oo. Galing. Presko to nung panahon kapag mga bukas yung bintana. Presko yung pumapasok na hangin dito. Ito naman po siya, pagkakansin niyo po, mayroong exercise sa ating presidente. Mm-hmm. Ito, ano to? Ito po yung exercise, dito po yung likod, dito po yung paa. Yan yung rowing machine, rowing. Ah, rowing. Parang nagsasagwan. Ah, okay. Nasira lang po kasi yung kabila. Mm-hmm. Ah, nakakaganito rin, nakatayo rin siya ng ganyan. Galing, ah. Ito kayong kanilang hapagkainan. Oo. Napakasimple po ang pamumuhay sa mga araw nito. Mm-hmm. Ay, mga upuan, oh. Tsaka, ito yung mga pinggan. Mga antik na, no? Pinggan ng araw, yung pamumuhay po ng asawa niya. Ayun, oh. Gaganda, oh. Ito mga taas, ah. Presko talaga tong bahay na to kapag nakabukas yung mga ano, mga bintana noon. Ito naman po. Ito, sir. Paliguan po nung araw, ganyan. Ah, ganyan yung paliguan. Dati po daw yung kawayan, ginawa na ng simento dahil nasisira yan. Mm. Araw, so, galing sa kusina, paliguan na siya? Yan po. Ah, okay. So, mag-aakot ka pa ng tubig dati, no? Akit mo pa dyan. Ganda. Ang ganda nung bahay. Radyo to, sir. Ang galing, oh. Yan ang tatawag nilang jukebox ng araw. Jukebox? Nung araw? Nung araw. Ano ba tawag na ito ngayon, ah?
ngayon, ano na yung mga sound system na ngayon eh. Oh. Kasi ito may plaka, tapos... Yung bababa? Bababa ng karayo. Oo. Tutugtog. Sarap na. Opo, opo. Opo. Okay lang po. Sige po. Ang galing. Ganda. Tapos silip tayo. Silip tayo dito. Balkonahe. Yun o. Paglabas mo. Ganda. Ang presko ng bahay. Nakakatuwa siya. Ito yung pinakabalkonahe niya. Ganda pa ng mga plywood niya. Yung tabla niya. Talaga inaalagaan. Balik tayo sa loob. Yun o. Ang ganda ng bahay. Mahilig sa musika si Sir Magsaysay, no? Ang dami niyang radyo. Ang hagdan. Tapos dito. Dito ang ganda, oh. Karugtong ng bahay niya. Dito. Ah, okay. Museo na rin siya. Ito yung plane crash niya, yung kamatayan niya. Sinasalaysay dito. Saan lugar yan, sir? Santa Cruz. Mababasa niyo po dyan, sir. Escolta. Okay. Oo. Ang galing. Ayun, FUBC building, oh. Ang dami rin pala nakilibing sa kanya, no? Marami po dyan. Mahal po talaga siya ng tao. Oo. Talagang nagluksa ang buong bahay. Bansa, oh. Inilibing siya sa Manila North. Noong March 22, 1957. Hanggang ngayon, nandun pa rin yung kanyang libingan, sir. Hindi na siya tinransfer dito, no? Galing, oh. Ang daming ano, nakiramay sa kanya, nakipaglibing. Talagang sa mga ganyang libing, makikita mong mabait yung tao. Kapag marami talagang nakipaglibing sa'yo, no? Nakiramay sa pamilya mo. Mapapansin niyo po, sa picture ni Christian, mahilig po siya. Malapit po siya sa mga mahirap. Mm-hmm. Kaya po siya tinawag ng man of the masses. Mm-hmm. Kaya, isa rin sa dahilan, no? Kaya gusto siya ng mga tao. Wala siya ang pinipili kay mahirap yung mayaman. Oo. Ang ating presidente ay talagang makamahirap yan. Mm-hmm. Ang kanyang palayo ay munching. 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 Ayan po, makapansin niyo po, mayroon po nakadiskrit dito na SS dahil siya po yung nagpanukalan SS. Ah, Social Security System, siya ang may panukalan nito. Pinakaputor. Hanggang ngayon, pinapakinabangan ng maraming Pilipino. Galing. Ito. Pero na kung saan namatay ang ating presidente sa kanyang kabinete. Uh-huh. Pero anong pa man mayroong pinalag na si Mr. Mata taga rito tumalungkot sa eroplano. Oh, nabuhay siya. O, pwede siya po kumulan. Nestor Mata? Pupunta pa siya rito, sir? Oh, wala na po siya namatay. Ay, patayin na siya rin siya. Galing. Doon po sa picture kita mamaya pagmatapos na sa balkonahe. Oo nga, gusto ko yun. Sa buong bahay ay oo. May remembrance ka. Oo nga. Ang ganda. Alright, yan.
natapos na natin iputin yung bahay. Ang ganda talaga, grabe. Namamangha ako sa mga bahay na ganito, lalo na pag mga ancestral. Tapos lalo na yung may historical value siya, kagaya nito na tiniran din ng naging isang presidente, yung ikapitong presidente ng Pilipinas. Kaya yung mga kabataan ngayon dapat talaga namamasyal sa ganito eh. Marami silang matututunan. Oo. Tsaka yung mga bagay dati na hindi na nila inabot, makikita nila ngayon. Search nyo sa ano, YouTube, Lakbay Siyasat. Lakbay Siyasat. I-shoutout ko kayo. Anong name nyo? Lance po, sir. Lance. Po? Hazel. Ma'am Hazel. Ma'am Angel. Ano kaya? Jerickson. Princess. Princess Jerickson. Perian. Okay. Subscribe nyo, sir. Ayan, Lakbay Siyasat, Facebook and YouTube account. Yes, sir. Subscribe. Now. Estudyante kayo ng? Castellas National High School. Wow, okay. Doon sa school din ni Ramon Magsaysay, President Ramon Magsaysay. School din po siya ni. Oh, okay. Ayos. Galing. Lakbay Siyasat. Okay, thank you ha. Salamat ha. Ayan mga kasiyasat, na siyasat natin yung buhay at yung mansyon ni President Ramon Magsaysay dito sa Castillejo, Zambales. Maraming salamat sa inyong pagsama. Naway may natutunan kayo sa aking vlog ngayong araw na ito. At huwag nyo rin pong kalimutan i-subscribe, i-like ang notification bell sa mga bago lang sa aking channel. At sa mga nagko-comment, maraming salamat po sa inyo, especially sa aking mga subscribers sa laging panonood ng aking channel or ng aking content. Hanggang dito na lang mga kasiyasat. Ako po ulit si Jobs. Salamat po. Bye-bye.